alam natin na deep in our hearts, we know that the president is doing his best. Kaya kung nakapagsalita po ako kay presidente, inuulit ko po ulit. Patawarin niyo po ako. Bilang anak niyo, hindi po mawawala yung respeto ko sa inyo. Intact po yun. Nakapagsalita man ako ng mga ganun dahil sa frustration ko. Pero deep inside, I am so proud of you. Dahil in spite of, alam mo na sobrang walang-walangang pondo ang Pilipinas. And in spite na yung mga nagko-complain na mas gusto na raw nilang lumabas kung hindi kayo magbibigay ng pagkain. Pero you still manage to be the leader. Kasi ang leader nga naman, kailangan ka rin maging bato. Otherwise, kung ang puso mo ang mas mananaig na katulad nung nakita nila sa personal assessment test ko, iyon ay isang tao na talagang maaasahan pagdating sa leadership, because you can never be a leader kung ikaw ay weak. Kaya kailangan ka talaga magiging firm, magiging bato in terms of your leadership. So, since na ako, from the start pa lang, ipinakita ko na talaga na ako sumusuporta sa kanya. Hindi porke ako ay biglang umatake ulit at nakapagsalita, that doesn't mean na kailangan pong kailangan siya na yung paalisin natin. Siya na yung kung ano-ano man yung mga words na ginagamit ng mga tao para siya ay sirain. Kaya tama itong babae na to. Because ang kailangan natin ngayon ay magkaisa. Instead sana ng nagbabanggaan, especially in terms of our president. Ang isa pa gumanting sa puso ko dito, sa nakita ko, dahil siya yung tao na isa rin siya sa mga frontliners, isa rin siya na wala siyang reklamo kung sakali man na siya ay mabibigyan din ng sakit, because she is the one right there.